Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Muling makakasama niyo po ako. Ako po si Sister Glenda from CLF Navotas. At tunay nga pong nagagalak ako na mayroon po muli akong slot or opportunity to share the Word of God sa mga oras na ito. At ako po muli ang mag-share ng Word of God ngayon. It's such a privilege, syempre po, sa mga Kristiyano kung saan po ang tanging buhay nila ay mag-share ng Word of God. Ayan po, nagagalak po muli ako makasama kayo na ngayon ay magkasama-sama at magtitipon-tipon tayo. Kahit sabihin po natin through phone lang po ito, ay malaking bagay na po ito upang tayo ay magkaroon ng kalakasan sa araw-araw nating buhay. So narito po tayo sa ika-30 yugto na ng ating gawain or daily devotions po natin. At ito po ay may pamagat or tema na God is our defense and stronghold. Ayan. Tema pa lang po natin, di ba? Parang ang sarap ng pakinggan na mayroon tayong Diyos na maaasahan. So before that, bago po natin palalinin pa or share ko po ang aking verse na nakuha po ngayon, ay tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God, we thank you, Lord Jesus, we thank you, Holy Spirit, we thank you, Father God, for this evening, Panginoon, na magkakasama-sama muli kami, Panginoon, upang mangaral, Panginoon, o mag-aral ng iyong salita. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ang bawat mangumutawi sa aking labi, Panginoon, ay yung mga salita mo lamang, Panginoon, na naaayon lamang sa iyo, Panginoon, at yung mga bagay, Panginoon, na gusto mong reveal, Lord Jesus, help me to reveal it, Lord Jesus, to them, Panginoon. At tunay nga, Ama, na ang pawang salita na mamumutawi po sa akin ay yung mga bagay, Panginoon, o yung mga salita, Panginoon, na kinalugdan mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Hayaan mo nga po na mag-aral kami ng iyong salita, Panginoon. Tumuyin mo ito sa aming puso at tunay na ma-i-apply namin ito, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. We thank you, Father God, kayo na pong bahala sa mga ilang minuto na pagsasamahan namin, Panginoon. Lord God, hindi nawa matapos lamang sa pakikinig ang aming dito, Panginoon, ng aming gagawin, Panginoon, pagkos, Panginoon, itong mga maririnig namin, Panginoon, ay tunay nga, Ama, na may-apply po namin sa buhay namin at hindi namin makaligtaan ito kung darating man ang ganitong sitwasyon, Lord Jesus. Lord God, maraming salamat sa iyong salita. Alam ko, Panginoon, na kinalugdan mo na ito at patuloy nga, Ama, nadadaloy ang iyong presensya sa aming buhay. We thank you, Lord God, sa lahat po ng makikinig, pagpalain niyo po sila, sa po na kanilang pamilya, Panginoon, at ang kanilang ginagawa, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. Ikaw ang may taas, mabigyan ng parangal sa tanging pangalan, Jesus. Ayan po, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, aking pong babasahin, sumahan niyo po ako, makibuklat po ang inyong mga Biblia sa New Testament or sa Bagong Tipan po. Ito ang pinakahuling libro na masisilayan po natin o mababasa po natin sa ating Bible. Ito po ay ang libro ng pahayag. Ayan, sa English po, kung kayo po ay mayroong English reference po ng ating Bible ay pahayag po. Revelation naman po sa English. So, Revelation 2:10. Sa Tagalog naman po, Pahayag 2:10. O dalawa, versikula 10 po. So, babasahin ko po ang ating Tagalog version. Ayan po, ang na-search ko po ay ang Tagalog version. Ito po ang nakasulat. Ito po ay mula sa aklat ng Pahayag 2, versikula 10 po. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Ayan po ang ating verse na pag-aaralan ngayon. Isa lang po yan, pero sobrang laman po. While reading this one, habang gumagawa ako ng sasabihin ko dito, parang some place in my heart na parang nakakatakot to. Pero napapanatag ng puso natin, knowing nung sinabi dito sa bandang dulo, diba? Pag nanatili tayong tapat, kasama natin ng Lord na siya nung magkagantimpala sa atin ng korona ng buhay. Diba po? Sometimes po sa buhay kasi natin,
meron tayong mga naiisip na bagay na parang kinatatakutan natin na mangyari sa buhay natin. Marami pong mga bagay, like for example, kapag meron tayong plano ng mga bagay po, diba? And you think for the negative outcome of that thing or plano natin, like for example, it may fail, o kaya ito ay mag-cause ng disappointment sa ibang tao, o kaya mapahamak ka, or even worse, nung mga nasa paligid mo. Di ba parang natatakot ka na po? Kasi wala kang assurance about that thing. Pero dito sa binasa po natin, pinaalalahanin na po agad tayo na huwag po tayong matatakot sa pag-uusig na malapit na po nating danasin. Yes, it's true. Hindi po bed of roses ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi naman po tayo, porket tumanggap na sa Panginoon, eh, exempted na sa lahat ng mga pagsubok dito sa buhay. Sa katunayan po, ang mga Kristiyano pa po ang marami-rami ang pagsubok. Alam niyo po bakit? Siyempre, binago po natin ng lifestyle natin, ng mga ginagawa natin, ay mga kalugod-lugod na sa Panginoon. At kapag nakakalugod na sa Panginoon, ang kaaway po talaga ay gumagawa ng way para tayo ay maagaw sa Panginoon, para bumalik tayo sa dati nating pagkatao. So doon dumadami ng mga pagsubok sa buhay natin na dati, okay lang gawin mo to without any guilt na nararamdaman mo. Pero as of now na nakakilala ka na sa Panginoon, bawat step na gagawin mo, kailangan mong ikusundera o i-consider ang Panginoon. Kasi Kristiyano na po tayo, hindi na po natin pag-aari itong buhay na to. Though tayo nung naninirahan, nasusunod ng pagsasalita natin, pag-iisip natin, gawa natin. Pero we're not living anymore for ourselves. Tayo po ay namumuhay na ayon sa kaparaanan ng Panginoon. So dito pa lang po sa ating pinag-aaralang salita, huwag kang matakot sa mga pag-uusip na malapit mo ng danasin. I-share ko lang po natutuwa po ako sa LF Navotas dahil doon nga po ako galing. At until now, ay doon naman po ako nag-church. Meron po kasi kami Bible grade na ginaganap every Thursday, kung saan ang nagtuturo po sa amin personally ay ang amin pastor, Pastor Rolly Flores. Alam ko na pinagpapala siya ng Panginoon sa kanyang ginagawang pagpapagal para sa ating Panginoon. So doon po, natakil na po namin nung end times or nung tribulation po na tinatawag. Meron nga po dong tribulation, tapos great tribulation po. So ito pong verse na to, medyo hindi na po siya, hindi na totaling takot nung dinulot nito. Kasi habang pinag-aaralan po namin ito, bagamat dadanas po talaga tayo ng pagsubok, sabi nga po dito, pag-uusig na malapit mo ng danasin. Dito po sa verse na ito, pag-uusig pa lang po. In the other verses of the Revelation po, doon po sinasabi ng mga worst thing na pwede nating maranasan during that time ng tribulation nga po. At meron pa nga po tinatawag na Great Tribulation, kung saan sobrang hirap na lahat ng bagay, lahat ng kilos ng mga Kristiyano ay sobrang hirap na. Pero doon din po sa pag-aaral namin, binigyan kami ng assurance na alam niyo po yun, na kahit sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo kapag ikay naging tapat pa rin sa Panginoon, katulad na po ng sinasabi dito sa verse na pinag-aaralan natin, iba pa rin nung feelings, iba pa rin po nung alam niyo po, nung mararamdaman natin o matatamo natin kapag tayo yung nanatiling tapat sa Panginoon, pag hindi natin ininda o hindi natin pinabayaan ng faith natin sa Panginoon, nung gift na marireceive natin, na makakasama natin ng Panginoon, sasama tayo sa himpapawid, imimit niya tayo sa himpapawid at isasama niya tayo sa kaharian natin. Think of that. Kapag naisip natin yun, it sometimes gives us peace na kahit anuman yung pagsubok na mararanasan natin bilang isang lingkod ng Panginoon, in our heart, mapapanatag ka na kasama mo ang Panginoon along the journey. And we're praying din po, no? Sabi nga po doon sa pinag-aralan natin, we're praying. Ako, I prayed na kahit doon po, during that time na pinag-aaralan namin, sana hindi na tayo umabot doon sa Great Tribulation na tinatawag nila. Pero ano pa man ang plano ng Panginoon, matuto po tayo magtiwala sa Kanya kung saan man po niya tayo kukunin,
kung prepa or during or pagkatapos noon, depende po sa Panginoon, hindi po natin hawak ang kanyang pag-iisip. But then, ang alam lang natin, God is faithful. God is with us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So yun po nung nakakatuwa dun sa Bible grade po namin. Marami po kaming natututunan bilang Kristiyano. Nalalaman po namin ng mga salita ng Lord na minsan ay hindi po namin naririnig in the normal sermon. At pwede ka pa po magtanong doon sa Bible grade namin ng about things na medyo na nalilito ka or hindi ka sure, pwede ka po magtanong doon. Ayun po, pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon, and hanggang kaya po ay inaatinan ko yun. Ayoko pong mamiss ko yung moment na yun kasi marami po talaga matutulungan din. So itong verse na po ito, bagamat sometimes or some place in our heart talaga merong nakakatakot na dadanas tayo ng pagsubok, my goodness, parang hindi mo kaya, di ba? Yung simpleng sakit nga lang po na nararanasan natin, mahiwa lang ng kamay natin, mapagsalitaan lang tayo ng hindi maganda or hindi okay sa pandinig natin, ang sakit-sakit na sa puso. What more pa kaya itong pag-uusig na sinasabi nila? In my life po, nung college po ako, medyo naranasan ko na po, pero hindi naman po siya totally na pag-uusig na sobrang grabe na talaga blatant na talaga nung pagsasabi sa akin. Naranasan ko lang po one time ay papunta ako doon sa circle of friends na magkakasama. Tapos maririnig mo na, oh, quiet kayo, nandiyan yan yung banal. Ayan. So, yun ang tawag nila sa akin nung nalaman nilang Kristiyano ako. But, wala pa akong pakay, hindi ko yan tinitake na against me or hindi ko yun dinidibdib. Alam niyo po bakit? At least alam nila na meron akong Diyos. Alam nila na hindi ako makikiget along sa mga green jokes nila or sa something na pinag-uusapan nila laban sa Panginoon. So yun, may mga ganun-ganun moment na sinasabi na ako, hallelujah, magtanim na bigay, mga ganun. Pero I'm not even bothered doon sa mga ganun. Alam ko kasi tapat ang Panginoon ko at hindi naman ako ang magdadala doon. Pero tinatry ko po na iwin din sila, sinasharan ko din po sila. And I know si God na nung may alam ng puso nila, it's either tinatanggap nila yan o hindi. So yun po, sabi dito, makinig ka. Ito na, meron ng action na gagawin ng kaaway. Sabi dito, ipapabilanggo ng Jabro ang ilan sa inyo. Ayan, hindi na nakontento sa pag-uusig. Because tinawan pa ng Jablo o ng kaaway na tayo ay mapabilanggo o nung other sa atin, di ba? Nararanasan na po ito ng mga missionaries sa ibang bansa po. May mga naririnig po akong preacher na moment ng buhay nila ay nakulong na sila sa ibang bansa sa pag-share ng Word of God, pagdadala ng Bible, ayan. Nagiging pagsubok na nila or naging pagsubok na po nila ito. Diba po, tunay nga na lahat ng nakasulat dito sa Biblia ay pawang mga katotohanan. Yun nga po nangyari sa kanila na nakulong na po talaga sila dahil nga po sa pag-share ng Word of God o pagiging Kristiyano nila. Yun po, sabi dito, ipapabilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Para saan po ba ang pagsubok? Alam po natin na ang pagsubok, God is allowing trials of obstacles sa buhay natin. Hindi para parusahan po tayo. Hindi po dahil galit ang Panginoon sa atin. Naniniwala po ako, God allowing these things for us para po mas lalong matuto tayong sumandig sa Panginoon. Para lalo po tayong mamuhay na nakaasa sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, naniniwala sa anong kayang gawin ng Panginoon sa atin. Doon pa ako most tumitingin. Kasi naniniwala po ako sa buhay natin. We cannot appreciate those things na hindi natin pinaghirapan. Though masaya tayo kapag naka-receive tayo ng reward or something from others, pero iba pa rin po nung saya na, like for example, nag-exam ka, nag-aral kang mabuti, binit mo nung tulog mo talaga na dapat 10 p.m. tulog ka na, pero dahil gusto mong mag-aral, 1 a.m. nakatulog ka, tapos nakakuha ka ng mataas na score, iba pa rin po yun sa puso natin, di ba po, na
ang saya sa puso na makareceive ng reward from the hardship na napagtagumpayan mo. Ganito rin po nung gustong ituro sa atin ng Panginoon. That's why He is allowing ng mga trials po sa buhay natin. Sabi po dito, kayo ay magdurusa ng 10 araw. Dito may specific time na binigay, 10 araw po. I don't know if it's 10 days sa normal days natin or sa 10 araw ng Panginoon. Di ba po, iba ang timeline ng Panginoon sa atin. We don't know, but the sure thing is kasama natin ang Panginoon sa mga araw na ito. At lalong-lalo na mararamdaman natin ang Panginoon sa mga araw na ito. Sabi po dito, manatili kang tapat hanggang kamatayan. Ayan, nung unang pag-uusig, ngayon pagbibilanggo, or next ay pagbibilanggo, ngayon naman ay hanggang kamatayan. Di ba? Parang sinasabi po sa atin, hindi lang talaga totally pag tayo naging Kristiyano, ng mga pag-uusig na naririnig natin. It's just alam niyo po, yung maliit lang na portion na gustong gawin ng kaaway sa atin, yung pag-uusig, maliit lang po yan na portion kasi gusto niya talaga tayo na tumalikod sa Panginoon. Yun nga nung sabi nga dito, pag-uusig, next, pinabilanggo na. Ngayon naman, nire-remind tayo na manatili tayong tapat hanggang kamatayan. So, possible po na sa ating mga Kristiyano, naranas tayo ng physical na kamatayan. Yan po, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, sabi po, or may naririnig ako, may tumaranas po talagang ganun, lalo na sa ibang bansa, nung dinadala nila ng Word of God, nahatulan sila na kamatayan. Pero sa ating dito, mga Kristiyano, dito lalo na sa Pilipinas, dahil nga democratic country ito, hindi naman pinagbabawal, Christian country pa rin po ito, hindi pinagbabawal ng Word of God, hindi pa nararanasan ng sino man sa atin na mamatay dahil lang sa pagbibigay ng Bible, mag-share ng Word of God. So, it's a challenge to every one of us na hanggat hindi pa tayo tumutungtong sa ganong kahirap or kahit tumutung man tayo doon sa ganong kahirap dahil na napahayag sa Bible na pagbabawal na lahat ng tungkol sa Panginoon, dapat maging challenge mo din sa atin nung bawat opportunity na binibigay sa atin to share the Word of God, na kahit mag-share lang tayo, mag-send ng verses, mag-post ng verses, magbigay ng mga quote ng verses, di ba? Yun yung way na magagawa natin as a Christian to share the Word of God, to share the goodness and faithfulness of God to others, na hindi lang sa buhay natin, sa pamilya natin, bagkus sa lahat na nakakasalamuhan natin. If we, lahat naman tayo may opportunity, meron tayong pagkakataon, gawin po natin ito, hindi lang para maging mabango ng pangalan natin sa Panginoon, bagkus ito nung way of thanksgiving God, bigyan ng pasasalamat ang Panginoon at ma-share din siya sa ibang tao. Sabi po dito, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ayun po, alam naman po natin, and we are praying na makamit natin ang ipinangakong buhay ng walang hanggan ng Panginoon sa atin. Syempre po, sino po bang Kristiyano na gustong mag-end up ang buhay niya sa impyerno, diba? Lahat po tayong mga Kristiyano, we're praying one day, sasabihan tayo ng Panginoon, good job na, you are faithful servant, good and faithful servant. At every day of our lives, ay ikukumit na natin sa Panginoon, magpupuri, magpapasalamat, aawit sa Panginoon, diba? Yun naman po lahat ng gusto natin sa buhay natin, diba? Why we are still fighting against ng mga ginagawa ng diablo sa atin at kumakapit sa ating pananampalataya. So sabi nga po dito, gagantimpalaan tayo ng Panginoon ng korona ng buhay. So napakasarap lang po sa puso na marinig na nung Diyos natin, bagamat allowing things na talagang mahirap po minsan, na minsan ay talagang iiyak tayo, mag-breakdown tayo, magkukos sa atin ng talagang grabing lungkot. Pero, alam niyo po yung assurance na never tayo iniwan ng Panginoon. Doon sa mga moment na malungkot tayo, doon natin mararanasan yung
pag-aaliw ng Panginoon sa atin. Sa panahong weak tayo, mahina tayo, doon natin mararanasan ang kalakasan ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Nung pag-broken tayo, there is God. Merong Panginoon na kayang-kayang buuin muli ang pagkataon natin. Ayun po nung maganda, bilang isang Kristiyano po, yun po nung maganda, na meron tayong Diyos na malalapitan, na masasandalan, na maaasahan all the time. Ano man nung pagsubok na maranasan natin, we know that God is in control, that God is with us at hindi tayo pababayaan. Sabi nga po sa tema natin, God is our defense and stronghold. Ayan, siya po yung depensa natin sa mga pagsubok, sa mga trials na nangyayari sa buhay natin. At yun yung makakapitan natin in times of these trials na pilit na pinapasok sa buhay natin ng Diablo. Pero, mga kapatid, ang nais ko lang man pong iwanan sa inyo, sino man po ang sumusubok ng pagsubok? Lahat naman po tayo, may kanya-kanya po tayong pagsubok na hinaharap sa buhay natin. Hindi man po halata sa ating mga Kristiyano, pero lahat tayo, wala nga pong exempted sa pagiging, sa pagkakaroon ng mga problema. Pero the one thing na pwede kong iwanan sa moment na ito, na gusto kong ipatanda sa inyo, maliban po dito sa ating tema na God is our defense and stronghold, lagi po nating tatandaan na sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, sa lahat ng moment ng buhay natin, God is with us. Kasama natin siya, maaasahan natin ang Panginoon. Bagamat tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkukos ng sadness ng Panginoon, but the true at ng totoo at hindi mababalik kailanman, ang Panginoon is a loving God kung saan hindi niya tayo matitiis. Sasamahan niya tayo, mamaling niya tayo, aakayin niya tayo, ibabangon niya tayo, patatatagin niya tayo through this trial. So yun lamang kapatid, nawa sa puso natin, ilagay natin sa puso natin na kahit ano pa man yan, basta may Diyos tayo, makakayanan natin lahat. Kaya po natin ito. So yun lamang po ang aking share ngayong gabi na may natutunan po tayo sa ating devotion ngayon. Kapit lang, ka-faith, kasama natin ang Panginoon all the way, all the time, kasama natin ang Panginoon and He is good and faithful. So yun lamang po, tayo po ay umikit para sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagpapaalala sa aming Panginoon, sa iyong salita Panginoon, you warned us Panginoon na kami ay dadanas ng pag-uusi. Ang iba pa po sa amin ay mabibilanggo, Panginoon. Who knows, Lord Jesus, kung sino po yung Panginoon. Maaring ako, maaring miyembro na aking pamilya o miyembro na aming churches, Panginoon. Pero, Lord God, nagtitiwala kami na dumanas man kami ng pag-uusi, ng pagbilanggo, Panginoon, and even kamatayan, Panginoon, sabi mo nga, Lord Jesus, to live is for Christ, Panginoon, and today is gain, Panginoon. Yun po nung panghahawakan namin, Panginoon, na hindi kami mahihinto lamang, Panginoon, because there is someone mocking us na merong nag-uusig sa amin, Panginoon. No, Lord God, and sometimes, Lord God, and someone sa amin, Panginoon, ay pwede magbilanggo, Panginoon, and even worse, Lord God, na mangyari, Panginoon, ay mawakasan ang buhay niya. Pero, tinuturing namin itong treasure, Panginoon, na kung sakaling mang dumaan kami doon, Panginoon, makaranas man kami ng ganun, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na nandun ka, sasamahan kami, Panginoon, hindi mo ipapadarama sa amin, Panginoon, na nag-iisa kami, na hindi ka totoo, Panginoon, bagkus, Panginoon, higit lalo ka namin mararanasan. And after that, sufferings, Panginoon, na pilit binibigay sa amin ng kaaway, Panginoon, there is you, Panginoon, na magbibigay sa amin ng korona ng buhay, kung saan, Panginoon, sa iyo lamang namin matatagpuan. Lord God, we thank you, Lord God, for that, Panginoon, for that word, Panginoon, na maaari namin panghawakan, Panginoon, bilang lingkod mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, knowing na ikaw ang aming strongholds, Panginoon, ang aming defense, Panginoon, sa buhay namin ito, Panginoon. I know, Lord God, ang buhay ng Kristiyano, Panginoon, ay bagamat maraming pagsubok, alam ko na ito'y patuloy mo
mong pagpapalain, patuloy na masaya, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy nga, Ama, na tumatak sa puso namin, Panginoon, na kasama ka namin. At hayaan mo nga kami, Panginoon, na makapaglingkod, maibalik namin ang papuri sa iyo, Panginoon, na hanggat kaya pa, Panginoon, ay ma-share ka namin sa iba namin. Kasamahan, kilala, Panginoon, ng even ng mga nakakasalamuhan namin, Panginoon. Magdingling ka sa buhay namin, maipakita namin, Panginoon, na iba ang may kasamang Diyos, na dumaan man sa pagsubok, Panginoon, hindi kami magagapit ng kaaway. We thank you, Lord God. Maraming maraming salamat po sa iyong pagpapala sa amin, pag-iingat at pagkabahay. Kayo na pong bahala sa amin. Pinagkakatiwala namin ang lahat. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen.